Ano na naman tong kinasasangkutan mong isyu, Elara? Galit na tanong ng manager at pinsan niya si Gaston. Pagpasok na pagpasok nito sa dressing room niya. Inilapag pa nito ang iPad sa harap niya para ipakita na nasa headline na naman siya sa mga balita. Ayon sa headline, nakipagsabunutan daw si Elara kay Margo ng dahil sa lalaki. Hindi ko kasalanan yan. Yung bruhang Margo na yan ang unang nanugod sa akin. Gumanti lang ako. Bored na sagot niya. Isang sikat na artista si Elara at simula pagkabata ay yun ang ginagawa niya. Dahil na rin yun sa nanay niyang nagmamayari ng isang malaking talent agency na humahawak sa mga kilala at sikat ding mga artistang tulad niya. Sinugod ka niya kasi nilalandi mong boyfriend niya. My God, Ella! Sa dinami-rami ng lalaki, si Baron pa talaga na gustuhan mo. Napairap naman siya. Hindi ko gusto si Baron, no? At hindi ko siya nilalandi. Siya ang lapit ng lapit sa akin. Kasalanan ko ba kung mas maganda ako sa jowa niyang si Rosa? Humalukip-kip si Gaston. At ine-entertain mo naman, ha? Nung isang linggo lang kay Ashton ka na-issue. Tapos ngayon kay Baron naman. At nakipagrambulan ka pa kay Margo. Anong gusto mo? Denmahin ko siya para may issue naman akong supladita at ma-attitude. Ganun ba, Gaston? Eh bakit? Hindi ba totoong ma-attitude ka? Ngayon pa nga lang, proven na. Ingrata kang babae ka. Nako, Gaston. Wala akong oras na makipag-away sa'yo ngayon. Ang dami kong gagawin. Anya't inirapan to. Mawawalan ka na talaga ng oras sa mga kalokohan mo. Dahil simula sa linggo, mag-volunteer ka sa Giving Hope Foundation. Anito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Elara at napanganga dahil alam niya kung anong ginagawa ng foundation na yon. That foundation helps give livelihood to prisoners. Are you kidding me, Gaston? I hope I was, but unfortunately I'm not. Utos yan ng management para magandang balita naman daw ang marinig ng mga tao tungkol sa'yo. Puro negatibo na ang balita tungkol sa'yo. Diyos ko naman, Elara. At ano yun? Elara the philanthropy, ha, Gaston? Asal namang tanong ni Kathleen sa gilid ni Elara. Personal assistant ito ni Elara at kaibigan din nila ni Gaston. Nagtawanan ang dalawa kaya galit na tinitigan ni Elara mga to. Sira ulo ba kayong dalawa, ha? Baka nga. Sa dami ba naman ang sakit na ulo na binigay mo sa amin dalawa nitong si Kathleen? Hindi na nakapagtataka kung mabaliw na kami. Sagot ni Gaston. Umiling siya. You cannot do this to me, Cass. Isusumbong kita kay mommy. Inirapan naman siya ni Gaston. Medyo badingin ito pero gwapo naman. Girl, tulad ng sinabi ko, management ang nag-utos niyan. Meaning ang mommy mo mismo. Kaya na pang isusumbong mo, Abel? Napasinghap si Elara at napailing ulit. No f***ing way. Inirapan siya muli ni Gaston. Yes f***ing way. Wala ka nang magagawa, Ella. It's either papayag ka mag-volunteer o ipapatapon ka ng mami mo sa Amerika para ang daddy mo naman daw ang bigyan mo ng sakit sa ulo. Napanganga naman lalo si Ella dahil doon. Matagal na kasi hiwalay ang mga magulang niya at may kanya-kanyang pamilya na mga ito. Kaya ang marinig na mas pipiliin ng mami niya na ipadala siya sa daddy niya ay sadyang nakakasakit sa damdamin niya. Bakit naman niya ako ipapadala sa taong nag-abandon na sa akin? Nagkibit-balikit si Gaston. Kasi hindi mo na siya binigyan ng ibang choice para lang mapatino ka. Bakit? Binigyan ba nila ako ng choice nang nag-decide silang maghiwalay at mag-asawa ulit ng iba? May choice ba ako nang pinipilit akong mahalin ng kapatid na hindi ko naman kadugo? Anya. Hindi mo naman minahal ang stepsister mo, girl. Ano pang sinasabi mo dyan? Singit naman ni Kathleen. Bakit ko naman kasi mamahalin ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko? Galit niyang sagot. Gaston sighed. Well, girl. The choice is yours now. It's either you choose to fly to America and deal with your dad's second wife, who's very wicked, and let your evil stepsister win your mother. Or, you volunteer your ass with the foundation and earn your mother's trust again. You choose. At dahil sa sinabi ni Gaston, alam niyang wala na siyang ibang choice kundi sundin ang gusto ng mommy niya. Ayaw niyang umalis. At lalong hindi niya hahayaang tuluyang malaso ng stepsister niya ang isip ng mommy niya. Kaya naman halos buhati na niya ang sarili makatayo lamang sa kama niya nang dumating ang takdang araw ng pag-volunteer niya sa foundation. Tamad na tamad siyang kumilos at kung pwede lang ay hindi na siya pupunta doon. Ngunit dahil wala siyang choice, pinilit pa rin niya ang sarili na mag-ayos at maghanda para sa event na yon. Heard you're being punished. Ani sa kanya ng stepsister niyang si Ivy.
nang makasalubong niya ito pababa ng hagdan. Ano namang pakialam mo? Pabalang niyang sagot dito. Isang taon pagkatapos ma-finalize ang annulment ng parents ni Elara, ay muling nagpakasal ang mommy niya sa daddy ni Ivy. Nauuna ay hindi niya pa maintindihan kung bakit ang bilis makamove on ng mommy niya. Ngunit nang tanongin niya ito at sabihin nitong ang daddy ni Ivy ang first love nito at matagal nang hinihintay ng mga ito na maging pwede na ulit ang dalawa, nasaktan lamang si Ella. Dalawang beses nang nawasak ang puso niya nang dahil sa sariling mga magulang. At simula rin nun, hindi na naging maganda ang takbo ng relasyon nila ng kanyang ina. Dahil kahit hindi naman lantarang ipakita ng mami niya, mas pinapabura nito si Ivy kaysa sa kanya na sarili nitong anak. Nakibit-balikat si Ivy. "Well, I want to wish you good luck." Ngumisi naman siya at inirapan to. "Save it to yourself because I don't need it." Nilagpasan niya ito ngunit bago pa man siya makalayo ay may sinabi itong umubos ng pasensya niya. "I wish mom would really get fed up with you and kick you out of this house. Nakakairita na kasing makita ka rito araw-araw." Binalingan ito na Ella nang nakangisi at tinaasan ng kilay. "You mean my mom? Dream on, Ivy. Baka nakakalimutan mo kung sino talaga sa ating dalawa ang tunay na anak ng mommy ko. And don't worry, I feel the same. Simula nung araw na dumating kayo ng gold digger mong tatay dito sa bahay namin, araw-araw na akong naiirita at nasusuka para lang alam mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin na sana makikout ako. So funny." "How dare you say that to my dad?" Galit na singhal naman sa kanya ni Ivy. Sumubo pa itong sumugod sa kanya, pero itinaas niya lang ang kanyang kamay sa harap nito. Sinanyasan niya ito na hindi nito pwedeng gawin ang pinaplano nito sa kanya. "Bawal ang pikon dito, Ivy. Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, pupulutin ulit kayo pareho ng tatay mo sa kangkungan na pinanggalingan niyo. Kung gusto mo akong kalabanin, matuto kang kontrolin ang emosyon mo. Dahil kung hindi, uuwi ka lang naluhaan." Anya rito bago ito tinalikuran. Hindi niya kasundo si Ivy. Plastic kasi ito masyado sa kanya. Mabait lang ito pag nakaharap sa mami niya. Pag hindi naman, napakasama ng ugali nito sa kanya. Lagi siyang inaaway nito. Pero hindi siya ang klase ng tao na papayag na lang na inaapi. Dahil sa bawat sugod ni Ivy sa kanya, pinapaalala niya rito kung sino siya at kung anong posisyon niya sa bahay nila. Sa tatay nito ay wala naman siyang problema. Tahimik lang ang stepdad niya, pero wala rin pakialam kahit paalam nito kung gaano kamaldita si Ivy sa kanya. Paglabas niya ng bahay nila ay naghihintay na sina Gaston at Kathleen sa kanya. Kasama niya mga ito na pupunta sa event. "Bakit nakabusangot ka na naman, Elara?" Tanong agad ni Gaston sa kanya. "Hulaan ko. Dahil na naman yun sa stepsister mo, no?" Ani naman ni Kathleen. Umirap naman siya, ngunit hindi naman sumagot sa dalawa. Ayaw niyang masira lang lalo ang araw niya nang dahil lang kay Ivy. Hindi na rin naman umimik pa ang dalawa at hinayaan na lang siya. Pagdating nila sa venue ay agad silang inassist ng mga organizer ng foundation. Tuwang-tuwa pa ang mga ito nang makita si Ella. Hindi pa rin makapaniwala na talagang dadalo siya sa event na yon. Wala na siyang nagawa kundi ang magpanggap na gusto niya rin ang pagdalo sa event na yon dahil sa media na kasama nila. Kailangang i-coverage ang pagsali niya roon para matabunan ang bago niyang eskandalo na nagawa. Hindi naman nagtagal at nagsimula na sila sa pagtuturo. Tuturuan nilang gumawa ng bag ang mga preso gamit ang straw para habang nasa loob ng kulungan ay may mapagkakakitaan ng mga inmates. "Kath," tawag ni Elara sa assistant ilang minuto matapos magsimula ang pagtuturo nila sa mga inmates. "May kailangan ka, Ella?" Umiling naman siya. "Look in front of us." Sinundan naman agad ni Kathleen ang tingin ang tinuturo niya. Napairap nga lang ito nang makita iyon at kunot noon na binalingan ulit siya. "Elara ha, nandito tayo para mag-volunteer. At kung sakaling nakakalimutan mo, parusa to dahil sa katigasan ng ulo mo, girl. Kaya please lang, huwag mo nang dagdagan pa at baka sa susunod, hindi lang tayo sa kulungan ipadala ng mami mo. Baka sa Mars na. Alam mo namang may pagka-monster mami din ng nanay mo na yun kapag may kapalpakan kang ginagawa." Sermon at paalala naman ito sa kanya. Natawa naman si Ella at umiling. "Come on, Kath. Wala naman akong gagawing kalokohan. Itinuro ko lang siya sa'yo kasi ang gwapo niya. Imagining mo, may ganyan pala kagwapo rito na inmates. Ano kayang kaso niya? Siguro, illegal possession of handsomeness." Natatawa niyang biro.
Oo, gwapo nga. Pero tandaan mo, nandito yan dahil may dahilan. He's convicted, Elara. My goodness. Nagkabit-balikat naman siya. He's my type, Kat. Diyos ko, baliw ka nga talaga. Nasaan ba si Gaston ang masermonan ka nun? Tinawanan naman niya ulit ito, tapos ay siniko ng mahina. Busy si Gaston sa pakikipag-usap sa mga organizer, kaya malaya niyang nagagawa ang gusto niya. Go get his name, Kat. Utos niya kay Kathleen. Baliw ka ba? Bakit hindi na lang kaya ikaw ang gumawa? Total, ikaw naman ang nakaisip. Reklamo nito. Okay. Sagot naman niya sabay bitiw sa hawak niyang bag na ginagawa. Agad naman siyang pinigilan ni Kat. Elara, baliw ka talaga. Paano kang murderer yan, ha? Tapos ay bigla ka nalang saksakin. Chill, Kat. Tatanungin ko lang naman kung anong pangalan niya. Anya ito bago umalis sa pwesto nila at mantahan yung tinitingnan niyang lalaki. Samantala, sa lahat ng araw, Biyernes ang pinakaayaw ni Isaac. Araw kasi yon ng pagbisita ng kung ano-anong organisasyon sa loob ng kulungan para magturo ng pwedeng kabuhayan sa mga preso. Pero hindi siya tutol doon dahil lang sa ayaw niya ang gawain ng mga ito. Sadyang nakakaabala lang sa misyon niya ang pagpunta-punta ng mga ito roon. Dahil lang totoo, si Isaac ay isang undercover agent ng isang paramilitary at may misyon siyang pabagsakin ng sindikatong nagpapaikot ng illegal na droga sa loob ng kulungan. At para makapasok sa loob ng kulungan na hindi pinaghihinalaan ng kung sino man, nagpanggap siya bilang si Gabriel Reyes na may kasong murder. Alam ni Isaac na hindi madali ang misyong naiatang sa kanya, lalo na't wala pang konkretong ebidensya na makakapagpatunay na ang target nila ay ang totoong drug lord sa kulungan. Ngunit dahil na rin sa mga karanasan niya sa parehong misyon, alam niyang hindi siya mabibigong magtagumpay rin sa misyon na ito. Bata pa lang si Isaac ay pangarap na niya ang maging sundalo. Dala na rin ang impluwensya ng kanyang ama na dating general sa army. Kaya nga lang, imbis na sa gobyerno siya manilbihan, mas pinili niya ang pumasok sa paramilitary. Mas gusto niya kasi ang critical na misyon kaysa sa nakasanayan. Kaya naman ngayong abot kamay na niya ang pangarap niya, sinisigurado niyang hindi siya papalpak. Para sa ng media? Takang tanong ni Isaac kay Jacob nang makitang may kasamang media ang organisasyong bumasita sa kanila ngayon. Kilala sa kulungan si Jacob na alias Mark Cuenca. Kapwa niya ito undercover agent. May artista daw nakasama mga bisita. Sagot naman ni Jacob. Napataas naman ang kilay ni Isaac. Artista? Bakit naman magsasama sila ng artista sa loob ng kulungan? Gusto ba nilang mapahamak yun? Nagkibit-balikit naman si Jacob. For publicity siguro. Kilala ko yung artistang dala nila. Palagi yung nahe-headline. Kung kani-kanino kasing lalaking naliling. Humunot naman ang noon ni Isaac at matalim na tinitigan si Jacob. Pagmatsyag ka mabuti, Jacob. Hindi tayo nakakasiguro sa motibo ng mga yan. Baka kasabot yung mga yan ng kalaban. Affirmative. Sagot naman ito. Naghiwalay na sila para makihalubilo sa mga preso at nakisali sa paggawa ng bag gamit ng straw. Yun ang bagong ituturo sa kanila at gagawin nila yon sa loob ng 2 buwan. Hi! Bati ng isang babae sa kanya ilang minuto sa pag-aaral nila kung paano humabi ng bag. Nagangat si Isaac ng tingin at agad na kumunot ang noo niya nang makita kung sino ito. Ito yung artista na sinasabi ni Jacob kanina. I'm Elara. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong pa ulit nito. Hindi naman ito pinansin ng binata at mas nag-focus na lang siya sa pagtatrabaho. Hi! Ulit-ulit nito makailang minuto. Pero hindi niya pa rin ito pinansin. Sungit mo naman? Gusto ko lang naman malaman ang pangalan mo. Ani pa ng babaeng artista. Binalingan na niya ito at tinitigan. Kunot na kunot pa rin ang noo niya. Nag-iisip kung para saan ba talaga ang paglapit ng babaeng to sa kanya. Oh, are you deaf? Ani ulit ng babae. Nag-sign language pa ito. Hindi tuloy maiwasan ni Isaac na pagtaasan ito ng kilay. I can communicate using sign language. What's your name, Pogi? Dagdag pa ulit ng babae habang nagsisign language. Napabuntong hininga naman siya at napilitan ng sumagot. Ano bang kailangan mo, miss? Kita naman niya ang pagsinghap ng babae nang marinig ang boses niya. Namula rin ang mga pisngi nito. You can talk? Anong kailangan mo? Imbes ay ulit na tanong niya sa babae. Humiti naman ito sa kanya. I want to be friends with you.
Hindi ako nakikipagkaibigan sa hindi ko kilala. Mabilis na sagot niya rito. Umaasa na titigilan na siya nito. Ngunit imbes ay tinawanan lamang siya nito. Kaya nga makikipagkaibigan para makilala natin ang isa't isa. Napabuntong hininga naman si Isaac at matalim itong tiningnan. Pwes, hindi ako nakikipagkaibigan. Kaya huwag ka na magkaksaya ng oras sa akin at bumalik ka na dun sa pwesto mo. Anya bago ito tinalikuran. Ngunit kung akala niya ay lulubayan na siya nito, nagkamali siya. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay lumapit na naman sa kanya ang babae. Walang duda na napakaganda talaga nito. At lahat ng preso at mga polis ay napapatingin talaga dito. Pero hindi ito tipo ni Isaac. So, bakit ka nakulong? Anong kaso mo? Tanong nito sa kanya. Nasa tabi na naman niya ito at nangungulit. Murder. Sagot naman niya. At halos matawa siya sa naging reaksyon nito. Bakit mo naman ginawa yun? I mean, bakit ka pumatay? Gusto ko lang. Maiksi at sarkastikong sagot niya. Kitang-kita na naman niya ang pagkabigla lalo ni Elara. At kung hindi niya lang gusto na layuan siya nito, kanina pa sana sumabog ang tawa niya. Grabe naman yun kung gusto mo lang na naisipan mo lang na pumatay. Sure ako na may dahilan ka. Anito. Nawala naman ang tuwang nararamdaman niya nang dahil sa sinabi nito. Para saan bang pagkatanong mo, miss? Para may ikukwento ka kapag tinanong ka ng media? Kumunot ang noo ni Elara. Why would I tell them about the things I heard from here, ha? Tingin mo ba ay ganong klase ng tao ako? Ewan ko, baka gusto mong sumikat. Kibit-balikat naman niyang sagot dito. Well, I'm already popular. Tingin mo ba ay makakadagdag pa sa kasikatan ko kung ikukwento ko ang tungkol sa buhay mo? Malay ko, hindi naman kita kilala. Anya bago ito tinalikuran at umalis. Lumipat na lamang siya sa tabi ni Jacob. Mukhang type ko ng artista. Easy na lang kung papatulan mo yun. Bulong na pangaasal naman ni Jacob sa kanya. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Wala akong panahon para sa ganung bagay, Jacob. At alam mo kung bakit tayo nandito ngayon. Ngumisi naman ito. E paano kung wala tayo rito sa loob, ha? Susubukan mo ba? Mukha lang inosente yang si Elara. Pero sa reputasyon na meron yan, sure akong hindi yan inosente. Type ka nga eh. Umiling-iling naman siya. Wala akong pakialam kung anumang reputasyon meron yung Elara na yan, Jacob. Hindi ako interesado sa kanya ngayon, at lalo na sa susunod. Talaga lang ha? Mag-ingat ka, baka kainin mo lahat ng sinasabi mo, Isaac. Matinik pa naman yung babaeng yan. Kayang-kaya kanyang paikutin sa mga palad niya. Ang ganda rin naman kasi niya eh, kaya madaming nahuhumaling na lalaki sa kanya. Hindi mangyayari yan. Anya, punong-puno ng kasiguraduhan ang tono niya. Humisi naman ito lalo. Tignan natin. Ayan na naman siya oh. Talagang tipo ka nga niya pare. Ani Jacob nang matanaw nilang papalapit na naman si Elara kay Isaac. Tinapik ni Jacob ang balikat niya at nagpaalam ng aalis. Tumango lang naman si Isaac at itinuon na ang pansin sa ginagawa. Hindi mo ba talaga ako titigilan, miss? Inis na niyang tanong kay Elara nung nagsimula na naman itong dumagdal sa gilid niya. Nakibit balikat naman to. Not until to let me be your friend. Bakit ba gustong-gusto mo ako maging kaibigan, ha? Wala ka bang ibang kaibigan? Masyado bang malungkot ang buhay mo para manggulo ka ng ibang tao? Pikon na talaga siya kay Elara. Naiisip na tuloy niyang espiya ito ng kalaban at tulad niya, nagmamatsyag rin para malaman kung sino ang pwedeng mapabagsak na sa sindikato ng mga ito. Fine. Kung ayaw mo, diwag. Diyan ka na nga. Magsungit-sungit. Iniwan na siya ni Elara ng tuluyan. Hindi naman maiwasang masaktan ni Elara sa narinig kanina mula sa binata. Nasaktan siya dahil totoo ang sinabi nito. Wala naman talaga siyang kaibigan maliban kay Gaston at Kathleen. At totoo ring malungkot ang buhay niya. Gusto lang naman talaga niyang makilala ang binata at maging kaibigan. Kaya hindi niya inaasahan na nakakapagsalita ito ng ganun sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin siya susuko. Nakuha na nito ang atensyon niya. At bilang lang ang nakakagawa nun. At hindi siya matitigil hanggang hindi niya rin nakukuha ang pansin nito. Kaya naman ang sumunod na pagbisita nila sa kulungan ay naghanda na si Elara. Sinigurado niyang presentable siyang tingnan kahit simpleng plain t-shirt at maong pants lang ang suot niya. At para magkaroon ng dahilan ang paglapit niya sa gwapong preso, nagbake pa siya ng cookies na balak niyang ibigay rito.
Hindi rin niya alam kung bakit ang lakas na dating ng lalaking yun sa kanya. Sanay naman siya sa gwapo. Pero ewan ba niya kung bakit gigil siyang makuha ang atensyon ng isang preso? Inaamin niyang attracted siya rito. Parang ang lakas ng dating nito sa suot nitong orange uniform ng mga preso. Baliw na kung baliw. Basta type niya ang lalaking yun. At dapat na niyang makuha ang pangalan nito mamaya. Pagdating sa kulungan, ay agad niya itong hinanap. Hindi naman naging mahirap para sa kanyang paghahanap sa binata. Dahil bukod sa matangkad ito kumpara sa mga kasama, talagang nag-i-stand out ito sa lahat. Sakto lang ang kulay ng balat nito. Hindi maputi, hindi maitim. Hindi ba nababahiran ng tattoo ang praso nito? Hindi lang niya alam ang katawan nito kung meron. She's happy to see that someday. Pilya siyang napangiti sa naisip. Tatawagin na sana niya ito nang mapatid siya sa mga nagkalat na material sa sahig. Careful! Ani Isaak pagkatapos siyang saluhin sa muntikang pagkakadapa. Nasa baywang niya ang isang kamay nito. Nakaalalay para hindi siya masubsob sa sahig. Ramdam na ramdam naman niya ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa posisyon nilang dalawa. Sorry. Gusto lang sana kitang abutan itong dala ko. Ako ang nag-bake ng mga to at gusto ko sanang matikman mo. Tinaasan naman siya nito ng kilay at itinayo siya ng maayos. Hindi ba kayo nasabihan na bawal kayo magbigay ng kahit anong pagkain sa aming mga bilanggo na walang pahintulot ng mga opisyal dito? Alam ko yun, at para sa ikapapanatag ng loob mo, nagpaalam ako sa warden niyo. At saka binigyan ko rin sila para naman hindi sila magtampo. Aniya at minitian ito ng napakatamis. Hindi ako kumakain yan. Masungit na sagot nito. Napanghuso naman si Elara at nalungkot. Ganun ba? Sayang naman pala to. First time pa naman niyang mag-bake at pinilit niyang maging perfect ang mga cookies na yon para naman hindi siya mapahiya rito. Tapos ay ganun lang pala ang mangyayari. Uy, cookies! Pwedeng pahingi? Biglang singit ng isang preso sa gilid nila. Kilala niya ito bilang si Mark. Yun ang sabi ng mga pulis sa kanya na pangalan nito. Sure, sa'yo na lang. Wala namang niyari niyan. Sagot niya tapos iniabot rito ang box ng cookies. Talaga? Sakto, paborito ko pa naman to. Sayang lang, hindi ko masishare dito kay Gabriel. Allergic kasi siya sa nuts. Anito na ikinagulat ni Elara. Imbis kasi na chocolate chips, walnuts ang nilagay niya sa mga cookies na ginawa niya. Bumaling siya sa binata na Gabriel pala ang pangalan para lang makita itong nakataas ang kilay sa kanya. So, Gabriel pala ang pangalan mo. I'm Elara, or Ella. If you remember, nagpakilala na ako sa'yo. Wala akong pake. Ang sungit talaga nito. Iyaan mo, sa susunod na balik ko, wala nang nuts ang cookies na dadalhin ko. Kailangan mong kumain ng mga sweet para naman hindi ka na masyadong masungit. Ang gwapo mo pa naman. Huwag akong bulahin mo. Hindi yan uubra sa akin. Hindi bola yon. Talaga namang gwapo ka. Basta next time ipasalubong ulit ako sa'yo. Kaya naman bilang pangbawi, nag-bake ulit si Elara ng sumunod na bisita sa kulungan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang cookies ang ginawa niya dahil sinamahan na rin niya yon ng brownies. Here, anya kay Isaak, sabay abot dito ng box ng cookies at brownies. At tulad ng dati, tinaasan lamang siya ng kilay ng lalaki. Pero ang cute lang nito kapag ginagawa yon. Pag si Gaston ang gumagawa ng ganoon, naiirita siya. Pero kapag si Isaak, natutuwa siya. Walang nuts dyan. Puro chocolate lang yan, promise. Anya sabay taas ng kanang kamay niya. Para saan ba to? Gift. Hindi ko kailangan ng regalo mo, Miss Elara. Masungit na sabi naman ni Isaak. Hindi naman niya mapigilan ang mapairap. Ikamamatay mo ba kung tatanggap ka ng maliit na bagay galing sa ibang tao na wala namang intention kundi ang makipagkaibigan sa'yo? Ayokong maging kaibigan ka. Napanguso naman siya. Pero gusto kita. I mean, gusto talaga kitang maging kaibigan, Gabriel. Kumunot naman ang noon ni Isaak, tapos ay matalim siyang tiningnan. Tigilan mo ako. Wala akong panahon makipaglaro sa'yo. Tingin mo nakikipaglaro ako sa'yo, Gabriel? Hindi ba? Ano pa ba ang pwedeng maging dahilan para sa isang katulad mong lumapit sa isang tulad ko? Artista ka. Kaya malay ko ba kung trip mo lang to? Paulit-ulit naman tayo eh. Gusto nga ang maging kaibigan ka. Paulit-ulit ko rin sinabi sa'yo na hindi ako interesado na maging kaibigan mo, Miss Elara.
putol nito sa sasabihin niya sana. Nginisian naman niya to. Well, hindi ako basta-basta sumusuko, lalo na pag gustong-gusto ko ang isang bagay. Gagawin ko lahat para lang makuha yun sa huli. Hindi ako isang bagay na pwede mong angkinin ng basta-basta, miss. Kaya tigilan mo na ako. Well, make me. Sagot niya rin tapos ay kinindatan to. Napalunok naman si Isaac sa kinat na yon na nakakaakit. At tulad ng pangako ni Elara dito, hindi nga niya ito tinigilan sa pangungulit niya. Sinisigurado niya na sa tuwing araw ng pagbisita nila sa kulungan, ay lagi siyang may dalang pagkain para dito. Wala siyang pakialam kahit na binubisit na siya ni Kathleen at Gaston sa ginagawa niya. At tila ba nagbubunga na ang pagtutsaga niyang makuha ang atensyon ni Isaac dahil unti-unti na itong bumabait sa kanya. Hindi na rin siya nito sinisinghalan at nakakausap na niya ito ng maayos paglaon. I took this, Gabrielle. Sana magustuhan mo. Anya nang ilapag niya sa harap nito ang niluto niyang baked mac and cheese. Hindi naman umimik ang binata, pero kinuha nito ang inamot niyang plastic fork at nagsimulang kainin ang baked mac and cheese niya. Kamusta? Anong lasa, Gabrielle? Tanong niya rito. Ayos lang. Ayos lang na masarap o ayos lang na need pang i-improve? Masarap. Nagustuhan ko. Salamat, Elara. Nag-init naman ang puso ng dalaga dahil sa sinabi nito. First time mag-react ni Isaac sa mga ibinigay niya rito. Talaga? Mabuti naman nagustuhan mo. E sa susunod, may gusto ka bang i-request? Susubukan kong iluto. Susubukan? Hindi ka ba nagluluto, Elara? Umiling siya. Wala akong gaanong oras para magluto lagi. Pero kung may gusto kang ipaluto, bibigyan ko ng oras. Tinitigan naman siya ng binata ng ilang segundo bago ito umiling. Kung sagabal sa oras mo pagluluto, huwag mo nang gawin. Pwedeng iba na lang ang dalhin mo. Yung hindi makagawa ng oras ang pahinga mo. Ayokong mapagod ka. Napangiti naman si Elara. Ayos lang, Gabrielle. Actually, I find cooking therapeutic. Nakakapagod pero nakaka-relax. Kaya ayos lang. Gusto kong magluto. Kaya kung may request ka, sabihin mo lang. Carbonara, pwede mo ba akong ipagluto ng ganun? Medyo na-miss ko na kasi yun eh. Oo naman. Ano pa, yun lang ba? Tumango ito. Oo, yun lang. Sige, makakaasa ka na may carbonara kapag balik ko. Anya nang ngiting-ngiti. May iba ako. Ilang taon ka na bang nakakulong, Gabrielle? Mag-iisang taon pa lang. Habang buhay ang hatol sa akin, kaya hindi na ako maasa na makakalabas pa. Ganun ba? Paano tayo? Ano? Kunot ang noong tanong ni Isaac sa kanya. Wala na pala tayong pag-asa na magkita sa labas. Oo, kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo na akong kaibiganin eh. Isa pa, alam ko namang mapuputol din ang pagpunta mo rito pagkatapos ng ginagawa nyo rito. Kahit tapos na yon, dadalawin pa rin kita, Gabrielle. Promise. Hindi na umimik si Isaac. Nagpatuloy na lamang ito sa pagkain. Nung araw na yon, masayang umuwi si Elara. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi niya. At dahil doon ay wala nang ginawa si Gaston at Kathleen kundi ang asa rin siya. Ayon sa mga to, unang beses makita ng mga ito na ganun siya kasaya. Alam naman ng mga ito na si Isaac ang nagpapasaya sa kanya ngayon. At tulad ulit ng pangako niya sa binata, ipinagluto niya ito ng request nitong carbonara. At tuwang-tuwa naman siya nang magustuhan nito yon. At sa tingin niya rin ay unti-unti nang nagbubunga ang pangungulit niya kay Isaac dahil unti-unti na talaga itong nagiging malambot sa kanya. Hindi na rin siya nito pinapaalis o nilalayasan. Hinahayaan na siya nitong tumabi rito at sumasagot na rin ito sa bawat tanong niya. Hindi naman makapaniwala si Isaac na hinayaan niya ang sarili niya na mapalapit kay Elara. Ngunit kahit anong pilit niya na layuan to, hindi niya magawa. Hindi na siya makaiwas pa. Kaya naman, imbis na itaboy ng itaboy ang dalaga palayo, hinayaan na lamang niya ito. Umaasa siya na titigilan na rin siya ni Elara pagkatapos ng pag-volunteer nito sa kulungan. Hindi siya umaasa sa sinabi nito na dadalaw pa rin to sa kanya pagkatapos ng proyekto ng mga to. Tingin niya sa babae ay naiinip lang at siya ang napagtuunan ng pansin. Pero tila nagkamali ata siya ng kalkula sa dapat niyang gawin dahil unti-unti na niyang nagugustuhan si Elara. Nasa tuwing darating ang mga volunteers, ito agad ang unang hinahanap niya. Inaasam agad niya na sa kanya ito unang lalapit. You screwed up, Isaac.
Naiiling niyang sermon sa sarili nang wala sa sariling mapangiti nang makitang paparating na si Alara sa basketball court ng preso. Hi, Gabriel! Bati agad ni Alara sa kanya nang makalapit. Ngiti-ngiti ulit ito tulad ng dati. Gusto niyang sumagot at batiin ni ito. Pero ayaw niyang umasa to. Kaya imbes ay tinanguan na lamang niya to. May dala ulit ako. Anito sa kanya sabay pakita ng dala nitong pagkain. Ulam naman ang niluto nito at hindi niya alam kung natanong ba ito kay Jacob. Pero paborito niya ang dala nito. Hindi ka na sana nag-abala pa, Ilara. Hindi naman to abala para sa akin, Gabriel. Diba nga sabi ko, therapeutic ang pagluluto para sa akin? Nakatitig lang naman siya rito habang nagsasalita ito. Pinipigilan ang sarili na sunggaban si Ilara at halikan. Namiss niya ang dalaga. Ilang araw din ang pinaghintay niya bago ito bumalik. Pero kahit ano yata ang pigil niya, mangyayari at mangyayari pa rin ang iniiwasan niya, lalo na't si Ilara na ang may gusto. Sumunod ito sa kanya matapos nilang mananghalian. Anong ginagawa mo rito, Ilara? Takang tanong niya nang makitang nakatago ito sa likod ng mga kahon na pinaglalagyan ng mga materyales na ginagamit nila sa paggawa ng bag. May sasabihin sana ako sa iyo, Gabriel, at hindi ko na yun patatagalin pa. Sagot naman ito sabay hatak sa kanya para lalo silang kumugli. Dahilan kaya masyadong nagdikit ang katawan nila. Parang nakuryente si Isaac nang dumampi ang balat ni Ilara sa kanya. Hirap na napalunok siya. Anong sasabihin mo at kailangan dito pa? Nauutal na tanong niya sa dalaga. Magkatitigan sila. Ngunit imbis na sumagot, ay agad nang nginitian na naman siya ni Ilara ng napakatamis. Tila ba nang aakit na naman to? Ipangako mo muna na hindi ka magagalit, Gabriel. Bakit naman ako magagalit? Kunot noon niyang tanong. Gusto kita, Gabriel. Kanggat labing sagot nito. Para naman siyang kinitilan ng hininga nang marinig yun. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Isaac na para bang gusto nang kamawala ng puso niya sa ribcage. At hindi pa tapos si Ilara sa pagpapahirap sa kanya dahil bigla itong tumingkayad para abutin ang labi niya at bigyan siya ng marahan na halik sa labi. Alam niyang dapat niya itong itulak palayo sa kanya at layasan tulad ng palagi niyang ginagawa. Ngunit taliwa sa dinidikta ng kanyang utak ang ginawa ng kanyang katawan. Dahil imbis na pigilan si Ilara, ay gumante rin siya ng halik dito. Ipinalupot niya ang isang braso niya sa bewang ng dalaga at ang isa naman ay sa likod ng ulo nito bilang suporta. Gusto mo rin ako, Gabriel? Mahal na nga kita sa totoo lang. Hinihingal na tanong sa kanya ni Ilara matapos niyang pakawalan ng labi nito. Oo. Walang alinlangan na sagot ni Isaac bago ulit ito hinalikan. Para bang nakakalunod na nakakaadig ang mga halik ng dalaga na ayaw na niyang matapos pa. Tila na sa ulap naman si Ilara sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay totoong nagbunga na lahat ng pagsisikap at pagtsitsaga niya sa binatang masungit. Walang kapantay na awards at trophies ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon. We already said that we like each other and we also kissed. So it's right to say that we're officially on now, right? Nahihiya niyang tanong sa binata. Tumango naman si Isaac sa kanya at hinila siya para mayakap. Nasa dibdib nito ang pisngi ni Ilara at rinig na rinig niya ang malakas na pagkabog ng puso nito. Ayos nung ba sa'yo na magkaroon ng boyfriend na criminal, Ilara? Baka masira ang karir mo nang dahil sa akin. Wala akong pakialam kahit ano pa ang estado mo sa buhay, Gabriel. At wala rin akong pakialam kahit malaman pa ng sambayanan na ikaw ang boyfriend ko. Mahal kita maging sino ka man. Sa sandaling nakilala kita, alam ko sa sarili ko at sa puso ko na gusto na agad kita. At sa pagdaan ng mga araw, sabi ng puso ko, mahalin na kita. At yun ang ginawa ko. Maybe this is me when I fall in love. Ipaglalaban ko ang mahal ko at nararamdaman ko. I never had any relationship to anyone. Marami lang naliling sa akin, pero ni isa wala pa talaga ako minahal na gaya ng nararamdaman ko sa iyo, Gabriel. Mahabang sagot niya. Pero mababash ka ng mga fans mo kapag nalaman nilang akong boyfriend mo. Muling pag-aalala nito, pero tila wala na siyang ibang narinig pa bukod sa sinabi nitong boyfriend na niya to. Masarap yung pakinggan. Kinikilig siya. Lumayo naman siya rito ng bahagya at ngumisi. So, boyfriend na nga talaga kita, Gabriel? Inirapan naman siya ni Isaac tapos ay muli siyang hinila para mayakap.
Oo, kaya yari ka sa akin pag nabalitaan kong may na-issue na namang ibang lalaki sa'yo. Pipilitin kong makalabas rito para parusahan ka. Hindi ako nagbibiro, Ilara. Tatakas ako kapag may ginawa kang kalokohan sa labas. Hindi mo kailangan mangamba, Gabriel. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo lang ako. Sagot naman niya rito. Tapos ay niyakap ito ng mahigpit. Kung pwede lang niyang iuwi ito ay ginawa na niya. Ramdam naman niya ang malalim na paghugot ng hininga ni Isaac. Mahal din kita, Ilara. Kabaliwan to, pero sa kakulitan mo at kaka-effort mapalapit sa akin, naadik agad ako sa'yo. Hanggang sa pati puso at isip ko ay ayaw ka ng kalimutan. Magpakabait ka rito, boyfriend. Malay mo mabigyan ka ng parol. Sa labas, mas marami tayong pagsasamahan at magiging mas masaya tayo. Pero kahit hindi ka makalabas, ako ang gagawa ng paraan para magkasama tayo palagi at madalaw ka rito. Tumango lang si Isaac. Gustuhin man itong sabihin sa nobya na pansamantala lamang ito sa kulungan, hindi pwede. Pero nangangako si Isaac na babawi ito kay Ilara pagkatapos ng misyon nito sa kulungan. Salamat, mahal. Alam kong hindi ito madali, pero mahal kita. Pakatandaan mo yan. Nasambit ni Isaac. At kung akala ni Ilara ay sobrang saya na niya, nagkakamali siya. Dahil ang marinig yun mula kay Isaac ay mas nakakapagpasaya sa puso niya. Nawala na yung paglagyan pa. At nadagdagan pa yun lalo ng mga sumunod na pagbisita niya sa kulungan. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang nakangiting si Isaac. Nakaabang ito sa pagdating niya. At tulad ng nakaraan, pagkatapos ng ilang oras na gawain ay nagtago na naman sila sa likod ng malaking kahon para masolo ang isa't isa. I missed you, Gabriel. Sabi niya agad sa nobyo. I missed you too, Ilara. Sagot naman ni Isaac bago ito yumuko para patakan siya ng halik sa labi. Ngunit tila may hangganan ang lahat at biglang naglaho ang kasiyahan ni Ilara nang umuwi siya sa bahay ng araw na iyon at makitang nakaabang sa pag-uwi niya ang kanyang mommy. Ano na naman tong naririnig ko galing sa media, Ilara? May nilalandi ka na namang lalaki at yung nasa kulungan pa? Ganyan ka na ba talaga kababang babae? Salubong sa kanya ng mommy niya pagpasok na pagpasok niya sa bahay nila. Litong binalingan niya naman to. What? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Ilara. Nakita ko ng lahat. Ganyan ka na ba talaga? Na kahit kriminal ay pinapatos mo na, ha? Napasinghan naman si Ilara. Masama na bang makipagkaibigan, Mom? Makipagkaibigan? Tingin mo ba yung mabibilog mong ulo ko na pakikipagkaibigan lang ang ginagawa mo kasama ang lalaking yun? I'm not doing anything wrong, Mom. Her mom hissed. Sinasabi ko sa'yo, Ilara, kapag hindi mo tinigilan ng lalaking yan, sisiguraduhin kong sa kulungan na mabubulok yan. Alam ni Ilara ang kayang gawin ng mommy niya at hindi niya gugustuhin na ubusin ng pasensya nito. Kaya naman, bago pa man may gawin ito kay Isaac, kahit masakit man para sa kanya, sinunod niya ang gusto ng kanyang ina na iwasan ng binata. Saka na lamang siya gagawa ng paraan na madalawang nobyo. At para makasigurong susunod siya sa ina, pinatigil na rin ng mommy niya ang pag-volunteer niya sa foundation. Kahit 2 linggo na lang sana ay tapos na ang pag-volunteer niya sa kulungan. Hindi naman mapakali si Isaac sa pwesto niya nang hindi na naman niya makita si Ilara sa grupo ng mga volunteers. 2 linggo na itong hindi bumibisita sa kulungan. At sa pagkakaalam niya, ito na ang huling araw ng pagtuturo ng foundation sa kanila. Huling beses na rin sana niyang makikita ang dalaga sa loob ng kulungan bago niya matapos ang kanyang misyon. Hindi siya mapakali. Si Ilara na lang palagi ang laman ng isip niya. Tapos, bigla na lamang itong hindi nagpakita. Nag-aalala siya na nasasaktan sa mga posibleng dahilan ng dalaga. Natigil ang pag-aalala niya nang may marinig na boses. Target confirmed. Si Valdez nga ang leader ng sindikato rito sa kulungan. Rinig niyang saan ni Jacob mula sa earpiece na suot niya. Nakakuha ka na ba ng matibay na pruweba? Meron na. Pero kailangan pa rin natin ng mas solid pang ebidensya. Pero ngayon nakompirmado na natin kung sino ang target. Madali na lang tayo makakakuha niyan. Ani Jacob. That's good. Now that we have confirmed the target, we can move faster. Just keep an eye on Valdez, Jacob. Copy that. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Jacob, ay muling gumawa ng tawag si Isaac. Tinawagan niya si Samuel. Intelligent nila to sa labas ng kulungan. Hello, Isaac. Napatawag ka. May problema ba sa loob? Tanong ng lalaki sa kabilang linya.
Maliit lang ang cellphone nila ni Jacob para maitago nila yun sa bulsa palagi. Nagdag-komunikasyon nila yun sa labas. Wala, Samuel. May pabor lang sana akong hihingin sa'yo. Ano yun? I need you to gather any information about Elara del Castillo. Anya rito. Elara del Castillo? Yung artista? Oo, siya nga. I need any information about her. ASAP. Bakit? Takang tanong ni Samuel. Basta Samuel, kailangan ko na yan ngayon. Alright, alright. Sandali. Ilang saglit pa ay nagsalita muli si Samuel sa kabilang linya. So, ayon sa latest news about kay Elara del Castillo, she's in Europe now for filming her new movie. Nakahinga naman si Isaac ng maluwag nang marinig ang sinabi ni Samuel. Ngunit mabilis rin iyong naglaho ng dugtungan dito yon. But aside from that, it was said that Elara del Castillo is already engaged and set to be married with her non-showbiz tycoon boyfriend. Tila nabingi naman si Isaac sa narinig. Engaged? Yes. Pagbalik raw niya galing sa pag-film ng bagong movie niya ang kasal. Sagot naman ni Samuel. Kailan na umbalik niya, Samuel? 3 weeks from now? Ganun ba? Sabi niya na nakakuyom ang isang kamao at napabuntong hininga ng malalim. Sige, salamat Samuel. Paalam niya sa kasama. Hindi maintindihan ni Isaac kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga narinig galing kay Samuel na ang tanging nagawa lamang niya ay ang matawa. Hindi siya makapaniwala na hinayaan niyang mabilog ng isang babae ang uli niya. Hindi siya makapaniwala na pumayag siyang makapasok sa buhay niya si Elara tapos ay iiwanan lang pala siya nito sa ere. Na pagkatapos niyang aminin rito ang nararamdaman niya, bigla na lamang itong magpapakasal sa iba. Napakalaking kalokohan. Kaya naman dahil doon, mas lalong naging determinado si Isaac na tapusin ang misyon nila para makalabas na siya sa kulungan. Confirm, may magaganap na transaksyon si Nevaldez mamayang alauna ng madaling araw, Isaac. Balita sa kanya ni Jacob nang sumapit ang gabi at magsimula silang magmatsyag. Nabuhaya naman siya sa narinig. Good. Ready yourself, Jacob. We will move 2 hours ahead. Anya sa kasama bago sinimulang kumilos. Copy that. Tumawag naman agad si Isaac kay Samuel para ibalita rito ang binabalak nilang pag-atake sa target. We will be moving to catch the target at 2:30 sharp. Anunsyo niya kay Samuel. Roger that. We will also be standby outside the prison for any circumstances. Update me right away. Copy. Anya bago bumaling kay Jacob para senyasan itong maghanda na sa pagkilos na gagawin nila. At nang sumapit na nga ang alas 11 ng gabi, dahan-dahan na silang kumilos para i-raid ang selda ni Alfonso Valdez. Matagal na silang may kutob sa taong to bilang pasimuno ng hindi mapuksa-puksang bentahan ng droga sa loob ng kulungan. Kaya ngayong kumpirmadong ito ang drug lord at may mangyayari pang transaksyon ngayon, hindi na nila hahayaang makatakas pa ito. Sisiguraduhin ni Isaac na matatapos din ngayon ang misyon nila. Lalo na't atat na siyang makalabas ng kulungan. Para si Elara naman ang kanyang huhulihin. Kailangan niya itong pagpaliwanagin sa pagpapakasal nito sa ibang lalaki. 2 minuto bagong itinakdang oras ay nakapwesto na sina Isaac at Jacob sa isang sulok kung saan walang makakapansin sa kanila. At mula sa pwesto naman nila ay kitang-kita nila ang buong paligid. Samuel, we're already on standby. Tawag niya rito mula sa kanilang earpiece. Copy that. Our reinforcements are on standby at all gates as well. Be safe, okay? 1 oras pang nakalipas ay isa-isa nang naglabasa ng mga involved sa mangyayaring transaksyon. Nagmasid pa ang mga ito bago sumenya sa mga natitira pang mga kasama nito na nakatago pa. Huling lumabas sa mga ito si Alfredo Valdez. At sa paglabas nito ay isa-isa nang inilatag ng mga tauhan nito ang kahon-kahong supot ng shabu. Capture that, Jacob. Utos niya rito. I'm on it. Sagot naman ito kay Isaac. Pinanood pa nila ito ng ilang saglit bago siya sumenyas kay Jacob. Ang lahat ng nangyayari ay kuha at recorded sa maliit na suot ni Isaac at Jacob na spy camera. Let's go, Jacob! Sigaw niya at sabay silang sumugod ni Jacob sa mga salarin. Agad namang naalerto ang miyembro ng sindikato at naglabas agad ang mga ito ng kani-kanilang armas para paputukan sina Isaac. Gumanti naman sila at nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Masyado silang marami, Isaac. Kailangan na natin ng tulong. Sigaw ni Jacob.
Agad namang sumunod si Isaac. Samuel, reinforcement! Sigaw niya kay Samuel mula sa earpiece nila. Coming in! Sagot ni Samuel at isa-isa na nga nagdatingan ang reinforcement nila sa lugar. Umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril sa buong paligid at wala kahit isang gustong sumuko sa mga kriminal. Umalerto na rin ang kapulisan sa kulungan at mabilis na nilockdown ang pihitan para walang makapuga ng mga inmates habang nagaganap ang barilan sa teritoryo ni Valdez. Valdez, wala ka nang matatakbuhan pa, kaya sumuko ka na! Sigaw ni Jacob. Humalakhak naman si Alfredo Valdez. Mamamatay muna ako bago niyo ako mahuli. Mga siraulo. Mga hudas kayo. Mga espiya pala kayong dalawa. Pupulbusin ko kayo. Sunod-sunod pa ang naging palitan ng pagbaril ng mga kasama ni Isaac sa mga kalaban. Habang siya naman ay unti-unti at dahan-dahang lumalapit sa pinagtataguan ni Alfredo Valdez. At nang makapwesto siya sa likod nito nang hindi namamalayan ni Alfredo, agad niya itong tinutukan ng baril sa likod ng ulo. Susuko ka? O uubusin ko ang bala ng baril ko sa bungo mo. Babala ni Isaac kay Valdez habang mariing nakatutok dito ang baril niya. Natigilan naman ang matanda at dahan-dahang ibinaba ang baril nito. Akala niya ay susuko na ito, ngunit hindi pala. Bumunot pa ito ng isa pang baril at mabilis na itinutok kay Isaac. Ngunit bago pa man makalabit ni Alfredo ang gatilyo ng baril nito, nakalabit na agad ni Isaac ang kanya. Isang baril sa ulo at mabilis itong bumulagta sa harap niya. Mission success! Hinihingan na balita niya kay Samuel mula sa kanilang earpiece. Ngumisi lamang siya kay Jacob at umiling-iling. Hindi na niya kayang manatili pa sa loob ng kulungan. Kailangan na niyang makita si Elara. Kaya nang maayos na ang lahat sa kulungan, agad siyang nagpaalam sa mga kasamahan na uuwi na muna siya sa bahay nila. Ilang buwan din sila ni Jacob sa kulungan. Kaya naman magpapahinga lang siya saglit sa namis na bahay at si Elara na ang aasikasuhin niya. Samantala, hindi naman maiwasang malungkot ni Elara sa tuwing sasagi sa isip niya si Isaac. Mahigit isang buwan na rin simula ng huling beses na nakita niya ang nobyo at hindi niya itatanggi na nangungulila na siya para dito. Alam naman niya ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang lungkot na nararamdaman niya. Minahalan niya si Isaac sa maikling panahon. At napakasakit para sa kanya na kailangan niya itong layuan. Gayunpaman, tila ba hindi pa nakontento ang mommy niya sa pagpaparusa sa kanya. Dahil pagkatapos niyang mawala sa Pilipinas para sa isang proyekto, ay nalaman na lamang niya ang balitang ipinakakalat nito na ikakasal na siya. Wala yung consent ng nanay niya kaya naiinis siya sa ina. May alam ka ba rito, Gaston? Kastigo niya sa kanyang pinsan matapos niyang mabasa ang article tungkol sa engagement niya. At takdang pagpapakasal daw umano sa isang non-showbiz businessman. Agad namang umiling-iling si Gaston. Wala, Ella. Isang buwan tayong magkasama sa ibang bansa at sa loob ng isang buwan na yun, hindi ko nakausap ang mami mo o nakatext man lang. Wala akong idea na may ganito na palang pinapalabas ang mami mo dito sa Pilipinas. Ang mga Pinoy pa naman ang bilis maniwala sa fake news. Nangihina naman siyang napaupo na lamang sa sofa sa kanyang dressing room. Paano to nagawa ni mami sa akin? Nilapitan naman siya ni Gaston para yakapin. We will sort this out, Ella, okay? Hindi naman siguro to totoo. Baka issue lang na pinalabas ng mami mo para tigilan ka ng kung sino-sinong lalaki dyan na lumalapit sa'yo. At saka para mamatay na rin ang issue mo tungkol kay Gabriel. Tumabi na rin si Katrin sa kanila at yumakap rin. Tama, wala naman siyang pinakilalang lalaki sa'yo, di ba? Kaya paano ma-engage ka? Wika naman ni Katrin. He is Jeremy Ching. I remember mom telling me about the son of one of our shareholders. Sabi niya gusto niya si Jeremy para sa akin. At gusto rin ako ng mga Ching para sa anak nila. Baka ito na yun. Baka totoo ang kasal. Naiiyak niyang kwento sa dalawa. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano, Ella. Nag-overthink ka na naman. Sermon sa kanya ni Gaston. Umiling naman siya. No. We all know my mother. If she released this statement, we are sure this will happen 100%. Pareho namang napabuntong hininga ang dalawang kasama. Alam din kasi ng mga ito na tama ang mga sinasabi niya tungkol sa mommy niya. Ganun pa man, hindi siya basta-basta susuko na lang at magpapaubaya sa gusto ng kanyang ina. Sinubukan niya itong kumprontahin ngunit imbis na ito ang makaharap niya,
Si Ivy ang sumalubong sa kanya pagdating niya sa kanilang bahay. Tumabi ka sa dadaanan ko, Ivy. Baka hindi kita matansya. Inis na singhal niya dito. Ngunit imbis na sumunod sa sinabi niya, mas lalo pa itong humarang sa harap niya at ngumisi na mapang-asar. At para ano? Susugurin mo si Mami at guguluhin mo ang meeting niya? Ano ba, Elara? Grow up? Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ng lahat. Wala akong oras makipagtalo sa'yo, Ivy. Anya lang dito bago ito sinubukang lagpasan. Pero masyado itong matibay na lalo pa siyang hinarangan. Hindi naman na siya nakapagtimpi pa, kaya hinabulot na niya ang buhok ni Ivy, tapos ay ibinalibag sa sahig. Sabi ko sa'yo hindi kita kayang pagpasensyahan ngayon, di ba? Pero ang kulit mong babae ka. Tumayo naman agad si Ivy tapos ay sinungod siya. Sinabunutan siya nito kaya nagpangbuno na silang dalawa sa sala ng kanilang bahay. Bitch! Sigaw ni Ivy sa kanya. Nagdilim naman lalo ang paningin ni Elara dito. At dala na rin ang pinaghalo-halo at naipong emosyon sa dibdib niya sa mga nakalipas na linggo. Ibinuhos niya ang lahat ng yun kay Ivy. Pinagkakalimot niya ito habang hila-hila rin ang buhok nito at kung hindi lang sila inawat ng mga kasambahay nila, siguradong mas malala pa dun ang magagawa niya kay Ivy. Marunong siyang magtimpi, pero kapag napuno na siya ay talagang hindi siya huurong at magpapatalo. What's happening here? Kalmado ngunit punong-puno ng otoridad na tanong ng mami ni Elara mula sa second floor ng bahay nila. Mami, kinakamusta ko lang naman si Ate Ella, pero nagalit agad siya sa akin at sinugod niya ako tapos sinabunutan. Sumbong ni Ivy, umiiyak pa ito. Napairap naman si Ella. Wala siyang planong mag-explain sa mami niya dahil siguradong hindi naman siya nito paniniwalaan, tulad ng palagi nitong ginagawa. Sanay na siya na parang siya ang sampid sa buhay ng ina. Sort yourself out and follow me to my office, Elara. Ani lang ng mami niya bago sila nito tinalikuran. Nasulya pa naman niya ang pag-ngisi ni Ivy. Inirapan niya lang naman to. At tulad ng sabi ng mami niya, sumunod nga siya sa opisina nito. Laking gulat na lamang ni Ellen nang makita kung sino ang kasama ng mami niya sa loob ng opisina nito. Have a seat, iha. Anyaya sa kanya ni Wilfredo Ching, ang ama ni Jeremy. Sa tabi nito ay naroon ang asawang si Mrs. Almira Ching at si Jeremy mismo. We're glad you're already home, iha, so you could give us your opinion about our discussion. Ani naman ang matandang kinang. Discussion? What are you discussing with my mom, Mrs. Ching? Takang tanong ni Ella, pero may hinala na siya. It's about you and Jeremy's tinghon, iha. We're discussing the details, and now that you're here, you can give us your insights. Napasinghap naman si Elara sa narinig bago bumaling sa kanyang ina na tinaasan lamang siya ng kilay. Tinghon? Lito niyang tanong sa ginang. Mukha namang mabait ito at pamilya nito, pero hindi talaga niya type si Jeremy. Yes, iha. You know we're Chinese, and although you're not Chinese, we would still like for you and Jeremy to have one. Sagot naman ni Wilfredo Ching. Nalaglag lalo ang puso ni Elara sa narinig. At kahit anong pilit niyang pigilan ng mga luha niya, unti-unti pa rin namuo ang mga yon. Ngunit bago pa man malaglag ang mga yon, sumabat na ang mommy niya sa usapan. I think my daughter is still tired from her flight. Can we let her rest for now? I'm sure she won't mind whatever decision we will make from here. Of course, have a rest, iha. Alam naming pagod ka pa. Sang-ayon na matandang babae sa ina ni Elara at baling sa kanya. Tumayo naman ang mami niya para alalayan si Elara palabas ng opisina nito. What was that, Mom? Pabulong niyang tanong sa ina. It is what it is, Elara. Nasabi ko na to sa'yo noon pa, kaya bakit parang gulat ka pa? Yes, you did tell me about Jeremy. But I never agreed to it, Mom. Why are you doing this to me? I'm your daughter. Tinaasan naman siya ng kilay ng mami niya. This is the best for you, Ella. Makinig ka na lang sa akin. I know what I'm doing. Napanganga naman si Elara sa narinig mula sa ina. Tanggap na niyang hindi anak ang tingin ng mami niya sa kanya noon pa. Mas naging nanay pa nga ito kay Ivy. Pero ang marinig ang sinabi nito ngayon ay mas nagpapatunay na investment lang ang tingin ng ina sa kanya. Umiling naman siya bilang pagtutol sa gustong mangyari ng mami niya. No, Mom. Ayoko. Sana naman kahit itong bagay na to na lang, hayaan mo ako magdesisyon. Natawa naman ang mami niya.
Anong alam mo sa pagdedesisyon, Ella? Hindi nga ba't puro kalokohan lang ang alam mo? Kaya paano ka makakapagdesisyon ng tama para sa sarili mo? Mommy, please. Ayoko kay Jeremy. Ayoko pang mag-asawa. You will thank me someday for this, Ella. Kaya wag nang matigas ang ulo mo. Ani lang ng mommy niya bago siya tinalikuran para umalis. Naiwan naman siyang luhaan at hindi makagalaw. Nakita niya pa si Ivy na nasa isang gilid habang nakangisi ng mapang-asar sa kanya. Tumalikod lang ito at umalis nang mapansing nakita niya ito. Buong magdamag ay wala siyang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Kaya naman nang makita siya ni Gaston kinabukasan sa dressing room na ganun ang itsura, ay agad siya nitong niyakap. Naiyak na naman tuloy siya. Kumalma lang siya nang magsimula na siyang kausapin ni Gaston at sabihin nitong meron siyang bisita. Noong una ay ayaw pa sanang harapin ni Elara ang sinasabi nitong bisita niya dahil na rin sa disposisyon niya. Ngunit hindi pumayag si Gaston dahil importanteng tao raw ito. At tila natuklaw si Elara ng ahas nang makita kung sino ang sinasabi nitong importanteng tao. Lahat ng sakit, pagod at galit na kanina lang ay nararamdaman niya ay tila ba naglaho na lang na parang bula. Gabriel! Tawag ni Elara nang makita ito. Hindi na niya mapigilang maiyak. Bakit nandito ka? Nakalaya ka na? Kamusta ka? Namiss kita. Sunod-sunod na tanong niya pa rito. Ella! Tawag naman sa kanya ni Gaston. Hinatak pa siya palayo kay Isaac. Hindi Gabriel ang pangalan niya. Siya si Isaac. Pinuntahan niya ako sa bahay at nakiusap na samahan sa'yo. Dagdag pa ni Gaston. Kunot noon naman niyang binalingan ng pinsan. Isaac? No, Gaston. Siya si Gabriel. Yung nasa kulungan. Natatandaan mo pa siya, di ba? Tumango naman si Gaston. Oo, natatandaan ko. Pero hindi nga Gabriel ang pangalan niya. Isaac ang totoo niyang pangalan at hindi siya totoong nakakulong doon. Ha? Paano? I will explain to her, sir. Thank you for your help. Singit ni Isaac bago marahang hinawakan si Elara sa siko, tapos ay hinatak sa isang sulok. Isaac, is that your real name? Tanong ni Ella nang sila na lamang ang nakakarinig sa usapan nila. Sinaraduhan ni Gaston ang dressing room at pinaalis muna ang makeup artist at hairdresser ni Elara. Yes, that's my real name. I'm Isaac Leviste, a soldier under a paramilitary. You're a soldier? Pero bakit ka nakakulong kung sundalo ka? May ginawa ka ba na lumalabag sa batas? Umiling naman si Isaac. No, I was there for a mission, Elara. Alias ko lamang ang pangalan Gabriel at hindi totoong nakulong ako at nakapatay. Palabas lamang yun para hindi pagdudahan ang target namin na pagpasok namin sa loob ng kulungan. Mission? May mission ka sa loob ng kulungan? Yes. Mission namin pabagsakin ng sindikato na nagpapatakbo ng ilegal na bentahan ng droga sa loob ng kulungan. Sino kasama mo roon? Si Mark. Sagot nito na ikinabilog ng mga mata ni Elara. Mark? Yung lagi mong kasama na palaging humihingi na dala kong pagkain sa'yo? Oo. Siya nga. Jacob ang totoo niyang pangalan. Napasinghap naman si Elara sa mga narinig. Hindi niya ma-imagine na habang kinukulit niya si Isaac noon ay nasa misyon pala to. Ganoon pa man ay lalo yata siyang na-inlove sa lalaki. Hindi niya akalain na alagad pala ng batas ang nobyo niya. Teka, nobyo pa nga ba niya ito? Okay na ba ang misyon niyo? Mahina niyang tanong. Oo, tinapos ko na para mapuntahan na kita, Elara. Nanlaki naman ang mata niya sa sagot nito. You went here for me? Yes. Ano sa tingin mo magiging reaksyon ko pagkatapos kong malaman na engaged ka na at nakatakdang ikasal? Pagkatapos kitang papasukin sa buhay ko, ginawa mo akong baliw sa kakaisip, Elara. Tell me, pinasakay mo lang ba ako at pinagtripan? Totoo naman na minahal kita, Elara, kaya nasaktan ako sa nalaman ko sa balita. Anito habang masama ang tingin sa kanya. Umiling-iling si Elara. I didn't purposely do that to hurt you, Isaac. I just want to protect you. That's the truth. Protect me? For what? I don't need protection, Elara. I can protect myself and you. I will protect you and make sure you're always safe. Mas lalo namang bumuhos ang mga luha ni Elara sa mga narinig nito. Punong-puno ng iba't ibang klase ng emosyon ang mga mata ni Isaac
at ang makita yon ay mas lalong nakapagpaiyak sa dalaga na ang tanging nagawa niya lang ay ang yakapin to. Galit ka ba sa akin, Isaac? Tanong niya rito nang makabawi. Umiling naman si Isaac habang hinahaplos ang likod ng kanyang ulo. Nung una, oo. Pero pagkatapos ko makausap ang pinsan mo, nawala na ang galit ko. Naintindihan ko na ang sitwasyon mo. At gusto kong malaman mo na kung kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi naman na siya nakapagsalita pa. At hinayaan na lamang niya ang sarili na umiyak sa dibdib ni Isaac. Hinayaan din naman siya nito. Boyfriend pa rin ba kita, Isaac? Nahihiyang tanong niya pagkatapos kumalma sa pag-iyak. Nahihiya siya ngunit gustong-gusto na niyang malaman kung may nagbago ba sa estado nilang dalawa ni Isaac. Tumikim naman ang binata. Kung mahal mo pa rin ako, oo. Di ba sabi mo mas masaya tayo kung nasa labas ako ng kulungan? Then let's do it. Let's continue what we started, mahal. Nalaki naman ang mata ni Elara sa narinig. Siyempre naman, mahal kita. At tingin ko ay hindi na yun mawawala pa. Sorry kung hindi na ako nakabalik sa kulungan. Nakwento na siguro sa'yo ni Gaston na binantaan ako ni Mommy na mas lalo kanyang ilulubog sa kulungan. I don't want that to happen to you. Sa katunayan, kumausap na ako ng abogado para iapila ang kaso mo. At kahit nga lumapit pa ako sa presidente ng Pilipinas, mabigyan ka lang ng parol ang gagawin ko. But my mom caught me. Kaya pumayag ako sa project abroad para hindi kanya pakialaman. I swear, hindi mo siya gugustuhin maging mother-in-law, Isaac. It's okay, sweetheart. Napaliwanag ng ligaston ng lahat sa akin. Mahal din kita, Elara. Kapag handa ka na, kaya kong harapin ang mami mo at ipaglaban ka sa kanya. Sagot naman ni Isaac bago siya hinila para mayakap ito. Ngayong magkayakap sila ay namemesmerize pa rin si Elara sa mga nangyayari. Para kasing kahapon lang nang una niyang makita si Isaac, na nung una ay akala niya ay Gabriel pa ang pangalan. At parang kailan lang din na heartbroken siya dahil kailangan niyang layuan to. Pero sino nga bang makapagsasabi sa mga pwedeng mangyari? Dahil kahit siya ay hindi inaasahan na pwede palang mangyari ang sa kanila ni Isaac, na mabibigyan pa pala sila ng pagkakataon na magkasamang muli. Ilang linggo na ang nakalipas simula nang magkaayos sila ni Isaac at halos ayaw na niyang humiwalay pa dito. Buti na lamang at palagi siyang binibisita ng nobyo. Lagi itong naghihintay sa dressing room niya. Kapag may shooting o show si Elara ay palagi rin sumasama si Isaac upang bantayan siya. Naging kasabot nila si Catherine at Gaston sa kanilang secret relationship. Ganun pa man, kailangan pa rin nilang mag-ingat, lalo na't hindi pwedeng malaman ng kahit sino man, bukod kina Catherine at Gaston, ang tungkol sa relasyon nila. Alam niya kasing hindi magugustuhan ng mga fans niya na malamang may boyfriend siya pagkatapos ipamalita ng mami niya ang tungkol sa engagement nila ni Jeremy. Lalo nang papangit ang image niya at iisipin na naman ng lahat na lalakero talaga siya. Ngunit gaya ng sinabi niya kay Isaac noon, never pa siyang nagkakanobyo. Tanging si Isaac pa lamang. Gusto mo bang umuwi na? Tanong sa kanya ni Isaac nang sila na lamang ang naiwan sa dressing room ni Elara. Umiling naman agad ang dalaga. Pero pagod ka na. Ani naman ito. I know, pero ayoko pa talagang umuwi. Kapag umuwi na ako ngayon, bukas na ulit kita makikita. Malulungkot ako. Ani nito. Tiningala pa niya ito para magpaawa. Pinisil naman ni Isaac ang ilong niya at ngumiti. Pero hindi tayo pwedeng magstay lang dito. Eh di sa iba na lang tayo. Sa bahay mo kaya, hindi pa rin ako nakakapunta ron. Doon na lang tayo magpahinga. Pinaningkita naman siya ng mata ni Isaac. Kung gusto mo na magpahinga, ihahatid na kita, mahal. Ayoko pa ngang umuwi. Gusto pa kitang makasama. Ani rito sabay irap. Pinanood pa niya reaksyon ni Isaac at nang hindi makita rito ang gusto niyang maging reaksyon nito ay napasimangot siya. May tinatago ka ba sa bahay mo na ayaw mong malaman ko kaya ayaw mong pumunta tayo doon? Kumunot naman ang noo ni Isaac. Wala akong tinatago sa'yo, Elara. Kung ganun, bakit ayaw mong pumunta tayo sa bahay mo? Wala naman tayong gagawin doon eh. Kung gusto mo talagang magkasama pa tayo ng matagal, sa iba na lang tayo pumunta. Paano mo na siguro na wala tayong gagawin doon? Pwede tayong mag-movie marathon. O kaya, lulutuan kita ng dinner. Doon na rin ako magdi-dinner para may kasabay ka. Pero umiling lang ulit si Isaac. Baka hanapin ka ni Gaston.
At saka hindi ba't pagod ka? Paano ka pa magluluto kung pagod ka na ngayon pa lang? Hindi na ako hahanapin ni Gaston basta alam niyang ikaw ang kasama ko, Isaac. Boto kaya yun sa'yo? Elara? Tawag ni Isaac sa kanyang pangalan sa tonong alam niyang ginagamit lamang nito kapag ayaw na nitong makipagtalo pa sa kanya. Nalungkot naman ang dalaga at napasimangot lalo. Kung ayaw mo talaga, edi wag, uuwi na lang ako. Sige. Hinatak naman siya ni Isaac lalo sa dibdib nito. Tapos humugot ito ng napakalalim na hininga. Fine. Will you promise you'll behave if I bring you home? Tanong nito. Nabuhay naman agad si Elara at nakangiting tiningala ulit to. I promise. I swear. Pagkatapos magkasundo ay lumabas na sila ng dressing room. Buti na lang at wala ng mga tao sa labas. Hindi mapakali si Isaac habang nagdadrive pa uwi sa kondo niya. Alam niyang maling ideya ang isama sa kanya pa uwi si Ella. Ngunit hindi dahil sa alam niyang hindi ito mapipirme. Kundi dahil alam niyang kung sakaling tuksuhin siya nito, ay siguradong bibigay siya. May pagkapilya pa naman to. Pero gusto niya rin itong makasama pa ng mas matagal. Kaya susugal na siya sa kakulitan ng kanyang nobya. Ayaw niya rin isipin nito na may itinatago siya. This is my place, mahal. Anya rito pagkapasok nila sa loob ng unit niya. Ang ganda ng unit mo. Ang bango at ang linis. Ikaw lang ba mag-isa rito? Oo, ako lang. At kung iniisip mong may ibang tao akong dinadala rito, wala, mahal. Ikaw pa lang ang nadala ko rito. Sagot niya agad rito. Kilala na niya ang ugali ng kasintahan at kabisado na rin niya kung paano ito mag-isip. Kaya alam niyang ang mga simpleng tanong nito ay may kakaibang kahulugan para rito. Wala naman akong iniisip na iba, ha? Defensive na sagot naman ni Elara. Humahaba pa ang huso nito. Hindi naman niya maiwasan ang mapangisi sa reaksyon ng nobya. Dapat lang, dahil wala naman akong ibang gusto kundi ikaw lang. Aniya bago yumuko para patakan ito ng halik sa labi. Oh, akala ko ba behave? Asar sa kanya ni Elara pagkatapos ng halik. Humisi naman si Isaac at umiling-iling. I'm sorry baby, but I don't think I can. Kaya nga ba ayaw kitang dalhin dito eh? Hinalikan niya muli si Elara na ginantihan naman agad nito hanggang sa lumalim ang kanilang halik at nauwi sa pagtatalik. Gustong mailing ni Isaac dahil itong eksena na ito mismo ang iniiwasan niya. Tapos ay siya pala mismo ang magsisimula para mangyari yon. Are you hungry? I can cook or order food. Malambing na tanong niya kay Elara nang maghiwalay ang labi nila. Nasa silid na sila ng binata. Umiling naman to at mas lalong sumiksik sa dibdib niya. But I'm really tired. Natawa naman si Isaac tapos ay hinalikan ang tuktok ng ulo ng nobya. Sorry I got you exhausted. If this is the reason why I get exhausted, I would like to do it always. Sagot naman itong nakangisi. Pinisil niya ang matangos na ilong ni Elara. Magpapakasal muna tayo bago mangyari ulit to. I'm sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko kanina. I promise I will marry you. Kasal? Naiisip mong pakasalan ako? Tinaasan naman niya ng kilay ang dalaga at napangiti. Saan pa ba sa tingin mo tayo patungo, Elara? Naisip mo bang hiwalayan ako pagkatapos ng ilang buwan? Mabilis naman na umiling-iling si Elara. Hindi, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang ang iniisip ko. Paano ka nakakasiguro na ako na ang gusto mong mapangasawa? Bakit hindi? Ikaw ang mahal ko at ang girlfriend ko. Malungkot namang ngumiti sa kanya si Elara, tapos ay hinaplos ang pisngi ng nobyo. You're very handsome, smart, and a soldier, Isaac. You're literally a dream guy. I know other girls will be down on their knees to have you. What can other girls do if I am down on my knees just to have you? Ani naman niya kay Elara. Alam niya kung saan nanggagaling ang insecurity ni Elara. Alam niya rin ang lahat ng pinagdadaanan nito. At yun ang gusto niyang baguhin rito. Gusto niyang matutunan ni Elara na mahalin nito ang sarili nito. Kaya handa siyang gawin ang lahat para lamang mangyari ang mga yon. Hindi biro ang paulit-ulit na akusan ng lipunan dito mula pa pagkabata nito bilang artista hanggang ngayon. Bugbog ito sa kung ano-anong intriga na alam niyang nakakaapekto kay Elara sa kabila ng palaban nitong itsura at pananalita. Hindi rin lingid sa kanya na iba ang tingin ng mga kalalakihan dito sa mga isyu ni Elara na kinasasangkutan palagi.
Mahal na mahal kita, Isaac. Tanging nasabi lamang ni Elara bago siya niyakap ng mahigpit. Wala namang paglagyan ng kaligayahan na nararamdaman ni Elara. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon, makakaramdam ulit siya ng kasiyahang walang kapantay. Matagal niyang pinangarap to, at tila ba nasa ulap siya sa sarap nito sa pakiramdam niya. Kaya lang, mabilis din naglaho ang kaligayahan niya nang pag-uwi niya ay salubungin siya ng kanilang kasambahay at sabihin itong ipinatatawag siya ng kanyang mami. "You call for me?" Walang gana niyang bungad sa ina pagkapasok sa opisina nito. "Come here." Tawag naman ito, tapos ay nilapagan siya nito ng mga pictures nilang dalawa ni Isaac. Karamihan pa sa mga yon ay kung hindi sila magkahawak kamay, nakayakap naman sa isa't isa. "What are these for, Mom?" Gulat niyang tanong, kahit na alam naman niyang totoo ang nasa larawan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ay isa-isa niyang pinulot ang mga pictures nila ni Isaac. "The question is, what are those for, Elara? Explain it to me." Imbis ay tanong rin ng mommy niya. "Mom, what, Elara? I-justify mo na naman ba ang kalokohang ginagawa mo? Ipagpipilitan mo na naman ba na wala kang ginagawa kahit ayan na ang ebidensya?" Umiling siya. "I love him, Mom. I'm in love with him." "In love? Are you kidding me? How would you know you're in love with the guy you just met a few months ago? And to top it all, he's an ex-convict, Elara. Are you insane?" "You don't know anything about him, Mom." Natatawa na umiling-iling naman ang mommy niya. "I know enough, and you cannot change my mind. You better break up with that criminal before the chinks find out about your stupidity." "He's not a criminal. And no, I will not do that. I won't break up with Isaac." "Just do what was told you to do, Elara. Huwag mong ubusin ang pasensya ko." Umiling siya. "Ikaw ang huwag umubos ng natitirang pagmamahal at pag-intindi ko sa'yo, Mommy. Pagod na akong intindihin ka kahit ni minsan, hindi mo naman iniintindi ang nararamdaman ko." "What? What are you saying, huh? When will you change, Elara? If I only knew you'd be this stubborn, I should have had you... Should have had me what, Mom? Abandoned me like what Dad did? Or you should have aborted me? Is that it?" Umiling-iling siya rito. "You're no different from Dad, Mom. Pareho niyo akong inabandona para lang makuha ang mga gusto niyo. Kinalimutan niyong may anak kayo. Puro mga sarili niyo lang ang mahalaga sa inyo ni Dad." "You're crazy, Elara. How can you think of all of that when all I did is to make your life better, huh?" Elara laughed without humor. "My life or your life? All this, everything you said you did for me, isn't for me, Mom. It's for you. For yourself." What? Hindi makapaniwalang sambit ng mami niya. "Tama naman ako, di ba, Mom? At ngayon galit ka sa akin dahil hindi mo ako mapipilit na gawin ko ang lahat ng gusto mo. Kinamumuhian mo ako ngayon dahil hindi na ako ang anak na kailangan mo. Bakit, Mommy? Ginusto ko bang ipanganak mula sa'yo? Ako bang nagdesisyon na magkaroon ng anak?" Umiling-iling siya, bago nagpatuloy. "I didn't, right? At kung alam ko lang na ikaw ang magiging ina ko, hindi-hindi ko gugustuhin na maging anak mo. Hindi ko man lang gugustuhin ipanganak dahil pareho kayo makasarili ni Daddy sa paglalagay sa akin sa sitwasyong hindi ko naman ginusto. Ano bang kinikiit mo na magandang ibinigay mo sa akin? Tong mukha ko at pagiging sikat kong artista na ikaw rin naman ang pumilit sa akin na gawin ko." "Elara, tumigil ka na ha," her mother called in a very authoritative voice. Umiling-iling si Elara. "No, Mom. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng simpleng buhay kaysa dito. Ipagpapalit ko ang lahat ng meron ako ngayon para lang makalaya sa impyernong to. Mas gugustuhin ko magkaroon ng isang mahirap na ina kaysa sayo. Isa kang ina na kailanman ay hindi nakita ang kanyang sariling anak. Anong klase kang babae na mas gugustuhin pang maging ina sa anak ng iba kaysa sa sarili mong anak? Masyado kang makasarili para hayaan ang sarili mong anak na magdusa sa mga sarili mong ambisyon. Mas gugustuhin ko pang maging ibang tao kaysa maging si Elara del Castillo, na isang sikat na artista, pero hindi na matukoy kung kailan siya umaarte at kung kailan hindi, dahil ang buong buhay niya ay isang drama. Hindi ko na nga kilala ang sarili ko, Mami. Lahat ng ginagawa ko, puro pabor sa gusto mo. Tapos kahit kaunting pagmamahal at respeto sa gusto ko at sa mahal kong tao, hindi mo maibigay. Hindi ka pa nakontento, gusto mo pa akong ipakasal sa taong hindi ko mahal. At para na naman yun sa pabor mo.
paglalabas niya ng sama ng loob bago tinalikuran ng ina at umalis sa opisina nito. Elara! Elara! Come back here! We're not done talking yet. Come back here, Elara! Sigaw ng mommy niya, pero hindi na niya ito pinansin pa. Wala na siyang balak pang makinig pa rito, kaya mas pinili na lamang niyang umalis. Hindi alam ni Elara na aabot siya sa puntong ito. Kahit kailan, hindi niya naisip na darating siya sa puntong hindi na niya kayang umintindi pa. Ubos na siya. Masyado nang malalim ang mga sugat na ibinigay ng mga magulang niya sa kanya, na dumating na siya sa puntong ubos na ang lahat ng kaya niyang ibigay para sa mga ito. Lalo na sa mami niya na walang hangad kundi sariling kaligayahan at makuha ang papuri ng ibang tao. Wala itong mapala kay Ivy dahil hindi naman ito kagandahan. Siya na may pinagpalang ang ganda, ngunit ginawa namang negosyo ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ang mami niya, ngunit sadya atang hindi sila itinakda para magmahalan bilang isang ina at anak. Pag-alis sa bahay nila ay nagdiretso sila sa kondo ni Isaac. Gulat na gulat pa ito nang makita siya sa ganoong disposisyon. Elara, what are you doing here? Takang tanong nito. I left our house. Bakit? May nangyari ba? Malungkot siyang ngumiti rito. Mom found out about us and she wants me to break up with you. Hindi ko kayang gawin yun ni Isaac. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Mahal kita at ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Hinatak naman siya ni Isaac papasok sa loob ng bahay nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito matapos ang ilang segundo na magkayakap lamang sila. Sa ginawang yun ni Isaac ay nakaramdam siya ng kapanatagan. Iginiya siya ng binata sa sofa. Hindi ko kayang mawala ka, Isaac. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa iyo, Elara. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Mommy sa'yo. Baby, she can't do anything to me, okay? Trust me, she cannot hurt me. And I will not let her hurt you again. I promise. Paninigurado nito sa kanya. Ngunit kahit ano pang paninigurado ni Isaac sa kanya, hindi pa rin na yun napigilan ng Mommy niya na sirain sila. Nagulat na lamang siya dahil kinabukasan ay headline na naman si Elara ng balita. At ayon doon, iniwan niya raw ang fiancé niyang si Jeremy Ching para sa isang ex-convict. Nakadetalye pa roon kung anong klase ng krimen ang kinasangkutan ni Isaac at may mga larawan din nilang dalawa na magkasama. What should we do, Gus? Umiiyak niyang tanong sa pinsan. Dinalaw siya nito sa kondo ni Isaac. Calm down, Ella. Gagawa tayo ng paraan. Lilinisin natin ang pangalan yung dalawa ni Isaac. Sagot naman ni Gaston. Umiling-iling siya. How could she do this to me? Anak niya ako. Bakit kailangan niya akong pahirapan ng ganito? Elara. Tawag sa kanya ni Isaac. Kakapasok lamang nito galing sa pakikipag-usap kay Jacob sa lobby ng kondo. I'm sorry. I'm really sorry, Isaac. Anya agad sa nobyo. It's not your fault, mahal. Hindi mo kailangang isipin yun masyado. Magkasama tayong haharapin to, okay? Your face is all over the news, Isaac. They're judging you. How do you think I can calm down? Ngumiti naman sa kanyang binata. Baby, hindi mo kailangang isipin. Ako na ang bahala, okay? I can't. Pilit niya at umiling-iling kay Isaac. Hindi niya kayang hayaan na lang ang ginagawa ng mommy niya. Hindi na rin niya kayang palagpasin na lang ang lahat ng pagmamanipula nito sa kanya. Kaya naman, bago pa lumala ang lahat, gumawa na siya ng desisyon na alam niyang siya rin ang mas higit na makikinabang. She will be quitting showbiz. Sapat na naman ang ipon niya at may ilan na rin siyang naipundar na negosyo at properties. Kahit walang showbiz, ay mabubuhay siya ng matiwasay at simple kasama si Isaac. Buo na ang desisyon ni Elara at hindi na magbabago pa yon. Pagod na siyang maging sunod-sunuran at mawala ng karapatan na magdesisyon para sa sarili niya. Pagod na siyang matakot na mabaliwala dahil kung tutuusin, simula pagkabata niya ay ganun naman ang nararanasan niya. Kaya naman bago pa man tuluyang masira ng kanyang ina ang reputasyon nilang dalawa ni Isaac, nagpa-schedule na siya ng press conference para ipahayag ang side niya laban sa mga isyu na lumalabas. At para na rin ipaalam sa lahat na mamamaalam na siya sa industriya. It will be full of reporters, Ella. Babala sa kanya ni Gaston. It's fine, Gus. That's what I want.
to have every source of news to be there. Panay ang click ng camera pagpasok nila sa silid kung saan gaganapin ang press con niya. Miss Elara, is it true that you're leaving show business? Hindi makapaghintay na tanong ng isang reporter. Yes, I am. Umingay naman agad ang buong hall sa naging sagot niya. Is it also true that your boyfriend is an ex-convict, Miss Elara? Sunod na tanong ng isa pa. Pero pinili na lamang niyang hindi pansinin yun. Career niya ang pakay niya, hindi ang love life niya. Gustuhin man niyang sagutin yun at ipagtanggol si Isaac, alam niya rin hindi siya maaaring magsalita ng kahit anong tungkol sa trabaho nito. At napag-usapan na nila yun ang nobyo. Kaya naman imbis na mag-entertain pa ng ibang tanong, sinimula na lamang niya ang gusto niyang sabihin sa lahat ng fans niya at sa media sa buong Pilipinas. I know most of you, or all of you, will be disappointed and mad at me for making this decision. But please know that this decision is the first one I made for myself for the last 25 years of my life. Ngayon lang ako magkakaroon ng boses para sabihin ang gusto kong gawin. Kaya sana maintindihan nyo na hindi na magbabago pa ang isip ko. I am quitting show business to pursue my heart's desire. I am leaving the noise and sparkling lights of being a celebrity to live the life I have wished since I was a kid. For the first time, I finally have the courage to do what would really make me happy. And this is it, to leave the limelight and be with the man I am in love with. Nagbulungan ng mga tao habang patuloy ang kislapan ng mga kamera. I know some of you will judge me by my choices, but please be mindful that not everything you see and hear in social media are real. There are truths that we want to tell you but we can't, and we accept that it will stay the way you see it. Ganun pa man, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, sa tiwala, suporta, at lalong-lalo na sa pagmamahal niyo sa akin. I'm sorry that I have to leave. Tatapusin ko lamang ang lahat ng commitment ko at pagkatapos ay hindi niyo na ako muli pang makikita ko, Marte. Maraming salamat. Hindi ko malilimutan na naging parte ako ng buhay niyo at naging parte kayo ng buhay ko. Sa ilang taong nabuhay si Elara bilang artista, isa sa mga bagay na natutunan niya ay yung magpansinin ang opinyon ng ibang tao tungkol sa kanya. Dahil higit kanino man, siya lamang ang nakakakilala at nakakaalam kung sino ang totoong siya. Walang nakakaalam kung anong pinagdadaanan niya bukod sa sarili niya lamang. At wala rin ibang makakaintindi noon kundi siya lang din. How about Jeremy Ching, Miss Elara? Is it true that you left him for Isaac Leviste? Pahabol pa ng isa bago siya tuluyang makaalis. Umiling naman siya. Jeremy and I were never a couple. We're friends and nothing else. Fake news ang nabalitaan niyo. Sagot lamang niya para mabawasan naman ang issue na ibinabato sa kanya. Pagkatapos noon ay agad siyang inalis ni Kathleen doon. Si Gaston na ang bahalang tumapos at sumagot pa sa ilang tanong ng press na kaya at pwede nitong sagutin. I'm so proud of you, Ella. Salubong naman sa kanya ni Kathleen pagbalik niya ng dressing room. Nginitian niya ito at niyaka pabalik. It's over, Kath. Finally, it's over. I know. You're free now, Ella. Mamimiss kita. Wala na akong alagang maldita. I guess magtatanim na lang ako nito ng gulay sa probinsya. Sira, I'm sure bibigyan kayo ni Mommy ng bagong alaga. Hindi na kayo basta pakakawala ni Gaston. Lalo pa't sanay na kayong mag-handle ng celebrity. Ilang segundo rin silang nag-iyak ang dalawa bago siya pakawala nito. Pagkatapos kay Kathleen, ay kay Isaac naman siya bumaling. Nasa tabi nila ito habang mataman siyang tinitingnan. Come here. Tawag sa kanya ni Isaac. Lumapit naman siya rito. It's over, mahal. Tumango si Isaac at niyakap siya. I'm so proud of you, baby. Ang marinig yun mula kay Isaac ay parang trigger na nagpakawala sa mga emosyong naipon niya simula nang pumutok ang balita tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa isang ex-convict. You're so brave. Dagdag pa ni Isaac. I couldn't do that without you. Anya habang tumutulo ang mga luha niya. You won't be alone anymore. I will be with you always. Nakangiting saad naman ni Isaac bago siya pinatakan ng halik sa noo. At tama nga ito, dahil simula nang piliin niya si Isaac, hindi na ito nawala sa tabi niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naranasan niya ang mamuhay ng tahimik at nang walang inaalalang ibang tao na pwedeng sitahin ang bawat galaw niya. Very supportive si Isaac.
Lahat ng gusto niya ay pinag-uusapan nila at sinusuportahan nito. Ngayon lamang niya naranasan ng ganoon. Wala naman ang nagawa ang kanyang ina laban pa sa kanya, lalo na kay Isaac. Dahil gumawa na rin ang paramilitary ng paraan para malinis ang pangalan ni Isaac sa pinakasimpleng paraan. Inassign si Isaac ng captain nito bilang isa sa mga bodyguard ng Prime Minister ng UK nang bumisita ito sa Pilipinas para sa isang diplomacy and bilateral relations meeting. At dahil tutok ang media sa nasabing pagbisita ng Prime Minister, ay hindi na iwasan na maipakita rin si Isaac sa mga coverage ng media. Naging dahilan yon para malaman ng mga tao na hindi totoo ang unang issue na kumalat tungkol kay Isaac. Lahat ay nabigla nang malaman na isang military si Isaac at hindi ex-convict. They were talking about you, mahal. Hindi maiwasang banggiti ni Alara nang makauwi ang nobyo galing sa trabaho. Kunot noon naman siyang binalingan ni Isaac. Until now? It's different this time. They were talking about you being a soldier. Dagdag niya tapos ipinakita rito ang article ng isang online forum kung saan pinag-uusapan kung paano ang isang ex-convict na may kasong murder ay naging leader ng mga bodyguard ng Prime Minister ng UK. Marami ang naging haka-haka at mga komestyon sa tunay na katauhan ni Isaac. Ngunit ang mapabilang sa security ng isang mataas na opisyal ay sapat na sa marami para mapatunayan na mali ang isyong kumakalat laban sa pagkatao ni Isaac. Mahuhusay ang mga Pinoy maghalungkat ng tungkol sa buhay ng ibang tao. Kaya hindi rin nagtagal ay natuklasan din ng lahat na nag-undercover lamang ang binata noon sa bilibid. Marami pa nga ang naingit kay Alara dahil nakatagpo siya ng isang magiting at gwapong alagad ng batas. Ngunit naging mas mabilis ang pagkamatay ng usapan tungkol kay Isaac nang makaalam na rin ang pamilya nito. Nalaman niya na dating general ng army ang ama ni Isaac at isa namang guro ang ina nito. Nagsalita na rin ang ibang naging kasamahan ni Isaac sa training noon sa pagiging sundalo. Dahilan para maniwala lalo ang lahat. Ngunit hindi naman kinumpirma ni Isaac ang mga lumabas na issue na yon sa publiko para na rin sa confidentiality ng paramilitary. Gayunpaman, unti-unti nang tumigil ang media sa pag-uusig sa kanila. Kaya kalaunan ay nalimutan na rin ng mga tao ang tungkol roon. Naging mabilis naman ang takbo ng mga araw para sa kanilang dalawa ni Isaac. Dahil 3 buwan pagkatapos ng lahat ng problema at pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa ni Isaac, ay nagpasya na sila na magpakasal. Agaran man at hindi man yun kasing engrandin ng pinapangarap ni Elara, ay sobra-sobra naman ang kasiyahang nararamdaman niya. Are you ready? Tanong sa kanya ni Gaston. Ngiting-ngiti pa ito. Ito lang ang kamag-anak na inimbitahan niya, kaya ang binata ang maghahatid sa kanya sa altar. Ready. Sagot naman niya na walang kasing tamis sa mga ngiti. Nang makarating sa unahan, ay agad na ibinigay ni Gaston ang kamay ni Ella kay Isaac. Sabay silang naglakad ni Isaac na may parehong mga ngiti sa kanilang mga labi papunta sa altar. Buong seremonya ng kanilang kasal ay panay ang tulo ng mga luha ni Elara. Hindi niya alam na pwede pa pala siyang makaramdam ng sobrang kaligayahan bukod sa nararamdaman niya. I do. Sagot ni Isaac nang tanungin ito ng pari kung tinatanggap nito si Elara bilang asawa. Nakangiti ito sa kanya, ngunit walang tigil ang pagtulo ng mga luha. I do. Sagot rin ni Elara, nang siya naman ang tanungin ng pari. I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Labis-labis na saya ang nararamdaman ni Elara nang marinig ang deklara ng pari. At mas lalo pa siyang napaiyak nang makita kung sino ang nasa likuran nila at tahimik na naghihintay na matapos ang seremonya ng kanilang kasal. Daddy, tawag niya sa kanyang ama, nangakamang lalabas na sana sila ng simbahan ni Isaac. Lumapit naman ito sa kanya. Nakangiti ito ngunit lumuluha. Congratulations, Ella anak. Masaya ako na ikinasal ka na. Paano niyo po nalaman na kasal ko ngayon? Gaston told me, kaya nagbuka ko ng flight para masaksihan ang kasal ng pinakamamahal kong prinsesa. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi mo na ako binalikan, Dad? I'm sorry, anak. Gusto ko. Gustong-gusto kitang balikan at kunin sa mami mo. Pero wala akong kakayahan, anak. Alam mo namang ordinaryong empleyado lang ako sa Amerika. Hindi ko kakayanin na kunin ka, lalo na't ayaw kang ibigay ng mami mo sa akin. Pero kung nalaman ko lang na mas maaga ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo sa mami mo, kahit pahirapan pa niya ako, gagawin ko lahat, makuha ka lang. Paliwanag nito. Patawarin mo ako, anak ko.
Hindi ko gusto ang nangyari. You always told me na masaya ka sa kanya at ayaw mo raw ako makita. Tuwing tatawag ako sa kanya para kamustahin ka, palagi niyang sinasabi na ayaw mo raw ako makausap dahil may sarili na daw akong pamilya. Dagdag pa ng daddy niya. Hindi naman agad nakapagsalita pa si Elara. Hindi niya alam na binibrainwash na pala siya ng sarili niyang ina. Buong akala niya ay walang pakialam ang daddy niya sa kanya. Tinatakot pala siya ng ina noon na terror daw ang daddy niya. Kaya nga ayaw na ayaw niyang magpatapon sa ama niya sa Amerika. Nalaman din niya na malapit na itong magretiro. Kaya babawi raw sa kanya ang kanyang daddy sa oras na magsettle na ito at ang pamilya nito sa Pilipinas. Hindi rin pala totoo na salbahay ang asawa nito. Katunayan ay matagal na siyang gustong makilala ng stepmother niya at ng mga kapatid niya rito. Mas lalo lamang siyang nainis sa mommy niya. Nagawa nitong paghiwalayin sila ng daddy niya para sa sarili nitong kaligayahan. Pero tapos na ang lahat. Wala na siyang pakialam sa kahit anumang dahilan ng daddy niya. Ang importante ay kasama na niya muli ito at handa siyang magsimula silang muli kasama si Isaac. Ipinakilala niya ang asawa niya sa ama at pinayuhan sila ng Ginoo para lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon nga ay hindi makapaniwala si Elara na 2 taon na agad nang nakalipas mula nang ikasal sila ni Isaac. Parang kahapon lang ay inuulan pa sila ng mga batikos galing sa mga fans niya. Tapos ngayon ito na sila. 2 taon ng kasal at may 9 buwan ng anak na babae. Ngayon ay simple silang namumuhay sa isang probinsya. Nakabili sila ng isla doon. Minsan ay dinadalaw sila doon ng daddy ni Elara at pamilya nito. Maging ang mga magulang ni Isaac ay madalas din doon kapag may okasyon. Minsan na lang sumasabak si Isaac sa misyon. Nagtutulong na lamang sila sa kanilang itinayong resort. Mas priority nito ang mag-ina nito. Si Kathleen at Gaston ay doon din sa kanila palagi nagbabakasyon kapag walang trabaho sa bago ng mga itong alaga. My wife, look! Biglang tawag sa kanya ni Isaac. Ipinapakita nito ang bagong natutunan ng kanilang anak na si Isabella. Nalaki naman ang mga mata ni Alara at napapalakpak sa nakita. Wow! Kaya na niyang tumayo mag-isa, mahal! Oo, sandali at i-video ko. Ngiting-ngiti ang bata habang nagpapakitang gilas maglakad sa kamera. Alam ni Alara na natila nagmana sa kanya si Isabella. Napakahusay din itong magpa-picture. Ngunit sinabi niya sa sarili na hindi mararanasan ni Isabella ang wasak na pamilya at pamilyang walang pagmamahalan sa isa't isa. Nagpapasalamat si Alara dahil nagmahal siya ng isang lalaki na malalim ang pagpapahalaga sa pamilya. Hindi talaga siya nagkamali na si Isaac ang minahal niya. Lumapit na si Elara sa mag-ama niya at niyakap ang mga ito. Sa lahat ng magagandang bagay na nangyari sa buhay niya, si Isaac at ang anak nila na si Isabella ang pinakawalang kapantay sa lahat. Hindi man naging maganda ang buhay ni Elara noon, na mayaman nga siya pero para siyang nanlilimos ng pagmamahal at atensyon. Marami naman siyang natutunang hinding-hindi niya malilimutan. She learned that cutting off ties with some people, may it be friends or family, isn't wrong. Lalo na kung hindi na nakabubuti para sa kanya mga ito. Dahil kahit ano pang pilit mong unawain ng isang tao, kung hindi naman ito handang magbago, mauuwi lamang ang lahat sa wala. Ngunit hindi rin masama ang magpatawad, humingi man ng tawad o hindi ang isang tao. At sa kaso ng mommy niya, napatawad na niya ito kahit na hindi pa ito lumalapit kay Elara. Alam niya sa puso niya na balang araw ay magbababa rin ng pride ang mommy niya at makikita rin ito ang halaga niya bilang anak. Tinangka niya noon na makipag-usap dito sa pamamagitan ni Gaston. Ngunit sadyang matigas ang puso ng mommy niya. Kaya hindi na niya ipinilit pa ang gusto niyang mangyari. Mahirap ipilit ang sarili sa taong sarado na ang isip. Wala mang kasiguraduhan kung hihingi nga ang mommy niya ng tawad sa kanya, maghihintay pa rin siyang magtagpo muli ang mga landas nilang mag-ina. Paghanda na sila pareho, naniniwala si Elara na pagtatagpuin ulit sila para magkaayos. Kahit hindi na mag-ina ang maging turingan nila. Kahit bilang mga taong nagkamali at natutong magpatawad na lamang. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.